Pinalikan ni Senador Cynthia Villar ang paglabag ng Socorro Bayanihan Services Incorporated dahil sa pagtatayo ng komunidad sa isang protected area. Gusto rin ng senadora na gumamit ng drones ang DNR para bantayan ang mga legislated protected areas. Nasa sentro ng balita si Daniel Manalastas live. Audrey, muli nga sumalang sa budget hearing sa Senado ang panukalang budget ng Department of Environment and Natural Resources. At sa pagharap ng DNR sa mga senador, iminumungkahi ni Senator Cynthia Villar ang paggamit ng drones para magbantay sa mga legislated protected areas o ito yung mga forest area. Problema raw kasi kapag tao ang nagbabantay at kuminsan ay may kasabwat pa. Sabi ng DNR, nanghihingi naman ng sila ng budget at ginagawa na nila ito, pero kailangan ng dagdag pondo. And what we are trying to do now po is also apply some new technology po. We use the drones, we use the satellite imagery po. However, hindi po talagang kakayanin. There are areas wherein one ranger has to cover thousands of hectares. Kasi napakamahal pag tao eh. And then it's not effective. Yes, Madam Chair. Even us, we're now using drones. Hindi na pwede yung mga tao, kasabot lang yan eh. They tolerate. Isa pa, Audrey, sa nabusisi ay ang issue sa kinatatayuan ng Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Socorro, Surigao del Norte. Inisa-isa ng DNR ang mga paglabag na ginawa umano ng grupo sa Protected Area Community-Based Resource Management Agreement. Tulad ng pagtatayo umano ng checkpoints, access roads, volleyball court, recording studio at radio station. Hindi naman kontento si Senator Villar sa ginagawang hakbang ng DNR pero may paliwanag dyan ang kagawaran. Kasi ang mahirap po, ma'am, if we decide right away, the resettlement is one issue. Because these are around 3,000 individuals. Families yan eh. Sabi mo, how many families? 1,200 po ang families. Ang dali-dali sa amin ang 1,000. Maghahanap ka lang ng energy project, ililipat mo sila doon. It is an option, ma'am. Option. It must be done. Huwag ganyan ang approach nyo, parang takot na takot kayo, wala kayong decisiveness. May akusasyon naman na binanat si Senator Villar sa grupo, pero sabi ng DNR, isa sa mga problema yan, dami ng mga bata na maaapektuhan. Eh, dami yung fact na inaabuso nila yung mga tao, naniniwala pa kayo sa religious belief nila. Parang different behaviors po that are more similar to a cult. Syndicate. Syndicate yan. Ako, pagtingin ko pa lang dyan, sindikato yan. Kasi kung ikaw ay religion, hindi mo aapihin yung mga tao. So ngayon, Audrey, tapos na yung budget hearing ng DENR pero inaasahang marami pang katanungan ng mga senador pagdating naman sa plenaryo pagka umakyat na itong budget ng DENR sa plenary level. Audrey? Okay, Daniel, itong pagprotekta sa legislated protected areas na tinayuan ng mga community, no? At DNR ang tinatanong dito ni Senador Cynthia Villar na magbantay, gumamit ng mga drones. Pero hindi ba na-question din yung mga local government officials kung bakit pinayagan na makapagtayo ng komunidad sa isang protected area? Actually, hindi naman nabanggit, Audrey, yung tungkol nga dyan sa LGU kasi nga ibang mandate na yan. No? Ang pinupunto lang dito ni Senator Cynthia Villar ay kung ano na ba yung ginagawang hakbang ng DNR inggil nga dito sa problemang ito. At ang gusto niyang mangyari ay ma-action na ora mismo dahil nga may mga binanggit na yung DNR na mga paglabag umano sa naginawa ng grupong SBSI. Maraming salamat, Daniel Manalastas.